Today, opo, today is the start of resumption ng pag-audit ng BIR. Today. So, kung meron po kayong BIR letter of authority, eh, makakatanggap po kayo ng mga trap na tinatawag ko, trap na magbibigay po sa inyo ng sakit ng ulo. Samahan po ninyo ko. Join today at pag-usapan ho natin ang do-it-yourself handling LOA successfully. Ako po ay nagtataka sa mga taxpayers despite na yearly na nakakatanggap sila ng letter of authority, wala hong konkreto at kumpletong pamamaraan ang ginagawa nila para next year o sa mga susunod pang mga taon dahil matagal ho kayong magbi-business ay mahinto, matigil o kung hindi man maihinto o maititigil ang pagre-receive nyo ng letter of authority, mahinto at matigil ang pagre-receive ho ninyo ng malalaking deficiency tax assessment. Kung meron ho kayong mga question, andiyan po yung email address ko at yung aking mga mobile numbers. Pwede ho ninyo akong i-text or i-email para malaman ho natin kung kaya nating i-solve ang inyong problem. So, ang lecture ko sa araw na to, mga ka-taxpayer kong minamahal, ihinto na ho ninyo ang pagkuha sa mga mamahaling mga tax professional at kayo na ang mag-solve ng inyong letter of authority problems. Kasi dyan ho nagsisimula at ang ipakikita ko sa inyo, eh paano yung tamang pamamaraan na kayo mismo, do it yourself. Makikita nyo yan sa mga malls, sa mga grocery, may mga do it yourself activities. At pag may do it yourself activities, kailangan meron ho kayong enough, complete, and appropriate tools na magagamit ho ninyo. Tuturo ko yan sa araw na to at samahan ho ninyo ako. Topic natin, do it yourself, handling LOA successfully. Right now, kaya ang pinakita ko rito ay pintura. Eh, napakadali namang magpintura sa bahay. May mabibili kayong brocha. Oh, yan, nakikita nyo yung brocha. Maraming klase ng brocha. And of course, paint. So, maraming uri ng brocha at maraming brush. Maraming uri ng kulay ng paint. Ibig ko lang sabihin, analogy, nasa sa inyo yung tamang tools at anong kulay ang gusto ninyong makita. Of course, tayong mga taxpayers o mga ka-taxpayers kong minamahal, may kanya-kanya tayong kulay na paborito. May kulay na ayaw ninyo at may kulay na nagagandahan kayo. Yung letter of authority, maraming hindi nagagandahan dyan. Ang tingin nila, pangit. So, para matanggal yan, pinturahan ninyo. Kasi panglabas lang yan eh. So, gumamit kayo ng tamang pintura. Yun po yung tools. Sir, ano ho yung tools na dapat naming malaman para hindi ho kami ma-involve sa graft and corruption? Every year na lang, naglalagay yung accountant ko. Every year na lang, meron akong problem. Hindi na so-solve yung aking problem. Kahit gaano kamahal ang aking mga consultant na kinukuha, eh mali pa rin. Ito ho yung isang tool na ituturo ko sa inyo. Makinig ho kayo. At kung gusto ho ninyo, ulit-ulitin ho ninyo itong video ito. At kung gusto ho ninyo, pakiclick lang ho yung like para mas marami hong tao ang maka-reach at makabasa at makarinig at makapanood itong video ho natin. Click lang po nyo yung like. Yun lang po, okay na sa akin. So, ito po yung lecture natin. So, may tinatawag ho tayong audit protection flowchart. Ayan po yung audit protection flowchart. Nagsisimula ho ang lahat mga ka-taxpayer ko. Kailangan ho kasi ma-acclimate kayo eh. Kumbaga sa isda.
Hindi kayo pwedeng pumunta doon sa lugar na hindi acclimated yung body nyo. For example, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa makakita ng yelo. Hindi ka pwedeng pumunta sa yelo na ganito yung suot mo. Ha? Maninigas ka. So, kailangan may proper clothing ilalagay mo sa katawan mo para ma-retain yung init. Hmm? Okay. So, ganito po ang umpisa. Makakatanggap po kayo ng letter of authority. Ito po siya. Yan ang start. Makikita naman ninyo, nag-start yung tao. At kasama ho ng letter of authority yung checklist of requirement. Yan ho, laging dalawang yan ay kailangan ninyong ma-receive. Isa ho lang dyan ang wala. Mali na ho yung ginagawa sa inyo nung Bureau of Internal Revenue Officials o yung Biro in short. Okay? So, check ninyo, number one, and number two, kung meron letter of authority at checklist of requirement yung natanggap ninyo. Pag na-receive nyo yan, huwag ninyong paalisin yung revenue officer. Para hindi siya umalis, eh huwag ho ninyong ibigay yung kopya niya, yung duplicate. Kasi yung duplicate to importante sa kanya kasi dun ho ninyo isusulat yung pong receive. Pangalan ninyo, signature ninyo, date and time. Hanggang hindi nyo binibigay yan, hindi ho aalis yan. Importante na hindi makaalis yan sa opisina nyo at the time of serving ng letter of authority. I-discuss ko yan mamayang konti. Second, within 10 days, pag hindi ho kayo sumagot, mag-i-issue ho yan ang tinatawag na first notice. And within 10 days again, hindi ho kayo sumagot, mag-i-issue yan ng second and final notice. Ito po yon. At pag hindi ho kayo sumagot within 10 days again, mag-i-issue ho yan ng subpoena, duces, tecum. Hanggang dyan ho yung pag-aaralan natin. At lahat pong yan, 1, 2, 3, 4, 5, ang tawag ko ho dyan ay traps. Yan po ay traps ng mga BIR official sa isang taxpayer. Para maintindihan ho ninyo, ano ba yung itsura ng trap ng mga BIR official? So, pupunta ho tayo sa, ito, ini-research ko ho ito, gusto ko lang makita. Ito ho yung itsura ng mga trap ng BIR. Invincible nga lang. Ang ibig sabihin, hindi physical, invincible. At ang naapektuhan ng trap na yan, yung inyong kaisipan. Itong trap na makikita ho ninyo ito, yan ay physical. Kapag natamaan ho yung isang hayop, patulad ho nung wolf, o nung bear, oso, nagsusugat ho yung kanilang paa o yung kanilang ulo, kung ano man ho yung ipinasok nila dyan sa trap na yan. So, siyempre, pag napasok ho yung paa, yung ulo, masakit ho yun. Painful. Ganon din ho yung nangyayari sa isang tao. Pag nakatanggap po sila ng letter of authority, trap po yan eh. So, nagkakaroon po sila ng pain. Hindi ho physical pain na makikita nyo na lumabas yung dugo, sumirit yung dugo, hindi ho ganun. Ang pain ho na nararamdaman ng isang taong nakatanggap ng letter of authority, yung kanyang kaisipan. Painful ho yan. Sleepless night, may stress, masakit ang balikat, biglang nagkaroon ng stiff neck, ayan. At the same time, yung puso, tubum, tubum, ha? Gusto nang lumabas ng puso. Gusto nang lumabas ng puso dun sa kanyang dibdib. Okay? So, yun ho yung mga manifestation na kayo po ay natrap. Now, para tayo makaalis sa trap, kailangan meron ho tayong tools. Okay, papakita ko ho sa inyo yung tools ho ninyo na dapat gamitin para maaalis ho tayo sa trap. Pero bago yan, gusto ko sanang ipakita ho sa inyo ang aking YouTube channel. Ayan. Ayan. Naka-allow record na. Naka-allow record na. Teka lang ho, naka... Ayan po yung aking YouTube channel. Like lang ho ninyo. At ito naman po yung aking Facebook account. Paki-like din po ninyo. Ayan. So bago ko kayo i-tour, sagutin ko ho ito sa inyo. Meron hong humihingi sa akin ng tulong na
Ang sabi niya ho rito is, ayan, dapat po ba isama ang 13-month pay and transportation allowance worth 408,000 from January to December sa 1601C this month of December 2022 para magtali sa Alpalis 1601C and FS salary na wages na po, di ba po, sir? Thank you. Yes. Sir, pwede o, sir, pwede o ba sa December i-adjust at talaga yung correct amount na 13-month pay at transportation allowance from January to December, isang baksakan sa 1601C? Ang sagot ko, hindi, paano po gagawin? Yung sagot niya, tinatanong niya sa akin. So, sasagutin ko. Ang transaction ho ninyo ay on a daily basis. Isip, kung kayo ho ay isang bookkeeper at kung kayo ho ay isang accountant, CPA, ayan. At kung kayo naman po ay may nag-hire ng bookkeeper, CPA, accountant, at ito ho yung tanong niya, tinanong kayo na, tinanong kayo ng accountant nyo, paano, sir, ang gagawin ko? Ngayon ko lang nalaman na hindi nyo na i-report nung January hanggang December, kasi January na ngayon, last year, yung inyong 13-month pay and transportation allowance, hindi na-report. I-re-report ko ba ngayon lang December? Kasi ang December, ipapile natin ang January 15. Ngayon lang ba isang baksakan? The answer is no. Again, analogy, ang isang reporter, ang magaling na reporter, ang magaling na TV broadcaster, ang magaling na journalist, nire-report niya yung nakita niya at the time, nearest the time of the event. For example, meron nagkaroon ng banggaan, nagsampalan. Ire-report niya, kung ang nagsampalan, alas 10 ng umaga, ire-report niya ng alas 11. Malapit. Di ba? The same day, malapit, alas 10 ng umaga, alas 11. Tayong mga accountants, accountant din po ako, tayong mga CPA, CPA din ho ako, tayong mga bookkeeper, bookkeeper ho ako. Ire-report natin yung transaction doon sa mas malapit na day or month. Kung halimbawa, month ang pinag-uusapan. 1601C, kailan nangyari? January 2022. Kailan na reporting? February. Diba? O kailan mo ire-report? December? Hindi. January. E ngayon ko lang nalaman, December. E di amend mo yung January mo hanggang November. Ganun po yung paggawa. Event ang pinag-uusapan. So kung ire-report mo isang baksakan ng December, mali po yun. Mali. Nagbabiolate ka ng batas at pwede kang makulong kapag ginawa po nyo yun. Okay? Choose prevention. Mali pa yung aking choose. Dapat choose. Double O. Mali pala yung aking choose. Okay. So, nag-accept po tayo ng tax consultation at ito ho solusyon ninyo. Kayong mga may-ari ng business na taon-taon na meron kayong lowa, please, kumuha na ho kayo ng franchise sa akin at tutulungan ko kayo from LOA to SDT at magkakaroon ho kayo ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay at magiging hanap buhay nyo na rin yung lowa po ninyo. Okay? At yung lowa ng mga kaibigan ninyo at yung lowa ng mga suppliers ninyo at yung mga customers ninyo. Di ba napakagandang hanap buhay ng lowa? Okay? So, i-discuss ko sa part 2 nitong ating video. Bakit gustong gusto ng mga revenue officer, ng mga biro, na hindi kayo sumagot? Di ba ang sabi ko sa inyo, teka muna, huwag niyong paalisin yung revenue officer kapag nandiyan sa inyo at nagdi-deliver ng LOA tsaka checklist. Very important yan. Next video, yun ang pag-uusapan natin. Samahan ninyo ko. Wag kalimutang i-click pampatalino ang nagki-click. Maraming salamat at peace and happiness be with you for life. See you later.